Ngayon, Taekwondo originally came out of Korea, di ba? Yes. Korea. What has been different since we've been playing Taekwondo? Are there any elements that you might say have been introduced by our Filipino practitioners? Kayo, palagay na, anong pagbabago? Alam niyo yung karate, Taekwondo, pag nalilipas sa ibang bansa, eh, nagkakaroon ng kanyang national character, oh. Kasi sa yung buong Taekwondo Federation, the World Taekwondo Federation and the Kukyuan Federation, which is yung sa Korea, is parang nag-unite silang dalawa para lahat ng Taekwondo sa buong world ay pare-parehas lang yung mga tinuturo. Katulad sa Taekwondo, yung mga kicks, yung mga blocks, yung mga strikes, parang pinag-usap, nag-meeting sila, tapos parang sabi lang, ginto dapat. So parang organized talaga yung Taekwondo sa buong. And the skills part, the technical part, is standard all over the world. Kasi they've been the head of all the nations ng Taekwondo Federation sa buong mundo. They meet for a certain, ano, parang nagre-regular meeting sila to para maayos lahat, para i-organize lahat. Pero ang difference lang po niyan, per country, how they train, how committed the national athletes are. Parang doon na lang po nagkakaiba yung kung gaano mo ka gustong manalo, kung gaano mo kamahal yung bansa mo na gusto mong ipakita sa buong mundo for us, kung gaano kagaling ang mga Pilipino, doon po nagkakaiba-iba. Walang Filipino style. Standard yan. Standard global style. Oh. Yes, global. But what is the cutting edge? Anong nagpapanalo sa inyong team? Siguro naging advantage din yung magpipinsan namin kasi parang talagang yung nagtitraining kami, nagkakaintindihan kami, tapos talagang we trained really hard talaga last year kasi nung katulad nung nanalo yung men's team namin noong 2008, sinasabi namin, oh, first medal ng Philippines kasi bronze yung nakuha nila. Tayo next year dapat gold. So may goal talaga kami na gusto na yung makuha yung gold. So yun, kailangan may goal ka talaga para makuha mo yung gusto mong makuha. Pag gusto nyo makuha yung gold, ano nangyayari sa teamwork ninyo, sa preparations ninyo? Actually, it's not only the three of us, pero the whole team. Kasi di ba ang mga Pilipino, kapag may gusto sila, talagang ginagawa nila lahat para makuha. Tapos yung isa pang character ng mga Pilipino na yung madali tayong makirelate sa ibang tao. Ayun, na no. Dahil doon po, kami, tulong-tulong kami lahat, pinupush namin sarili namin. Kunwari kung may teammate kami na medyo injured or may teammate kami na bad day ngayon. Parang during training every day, pinupush namin yung isa't isa. We encourage each other. Uy, training tayo. Uy, huwag kang mag-absent. Ganyan. Kaya lahat kami, sabay-sabay kami nga angat. Kasi gusto namin, isa lang yung goal namin eh, to bring honor and pride to the Philippines, to bring home the medal, and to represent the country sa buong parang mundo. Parang bayanihan yan, parang pagkikisama, hindi ba? De, kasi yung coach din talaga so namin, si Coach Igor Melia, malaki din ang natulong sa amin tatlo sa buong team namin. Kasi, especially for us, since nung nag-start kami mag-taekwondo, nung mga teenager pa kami, siya talaga yung coach namin ever since. At napaswerte namin na sa national team, siya pa rin yung coach namin. So, hindi lang yung taekwondo yung skills na natutunan namin, kundi yung mga values na nagagamit namin sa pag-training at pati sa bahay, sa school, sa mga kaibigan namin na yung nagagamit namin. So parang naging natulungan niya kami maging well-rounded persons at individuals. Paano? Paano nakakatulong yung sport na yan upang kayo maging, ito naging nararamdaman ko, nationalistic kayo, talagang gusto niyong itay yung bandera natin. Kasi yung values na matutunan mo sa taekwondo, hindi lang ma-apply mo sa taekwondo, ma-apply mo siya sa everyday life mo. Kahit sa school, kunwari, like kami sinasabihan, maging responsible, hindi lang sa pagtitraining, sa bahay, sa school, yung pag-aaral mo, dapat nag-excel ka din sa school, hindi lang sa taekwondo na sport, sa bahay, yung magiging obedient sa mga parents, ganun, simple things din. Saka siguro, pag nagiging champion ka, nahiya ka na kung champion sa taekwondo. Kailangan maging champion din sa champion maraming sa bagay, lahat no? Ng bagay. Lahat po. Oh, yung champion mentality, hindi yung champion ng bansa. Di ba? Anong naramdaman nyo nung nagkaroon kayo ng medalya? Well, nung
first, especially ng World Championships, kasi syempre lahat ng mga kalaban niya, yung mga magagaling sa buong mundo, syempre sobrang saya namin kasi parang first ever talaga sa Philippines sa mga gold medal dun sa World Pumse Championships. Tapos kinikilabutan nga kami, medyo naiyak pa kami nung nalaman namin na kaming nanalo. Kasi yung sa event namin, kasi yung score, pag nakatayo ka doon, after nyo mag-perform, saka lumalabas sa mga screen, mga flat screen TV, yung score nyo, hintayin nyo pa lahat ng kalaban nyo, Vietnam, Spain, Iran, yung score nila. Alam so, nyo ba sa television kayo, no? Ha? Makikita ako sa bahay. Sino unang tinawagan mo? After you... yung mommy. Mommy mo. Tinext. Yung mahal mag-call. Parents namin. Parents ninyo tinawagan nyo. Opo. Yung tumututok talaga sa training ninyo, sa simula-simula pa, nung mga maliit pa kayo, sino ang pinaka-mahigpit at pursigidong... Ever since nag-start po kami mag-taekwondo, si Sir Igor Melia po yung nag-handle sa amin. Yung coach po namin. Yung coach, oh. Parang second father na rin kasi namin siya. Kasi parang hindi lang, di ba sabi ko nga kanina, parang hindi lang sa training, parang tuturo. Every, minsan pag may training, kakausapan niya kami after, parang... Let's parang may value of the week tayo, parang obedience, learn to respect your parents, pati sa gym kasi, parang 'di ba may seniority kasi sa taekwondo, sa martial art, pag black belt, kunyari mataas na 'yung dan mo, parang you have to bow to them, pay your respect. Tapos puro sir tawag nyo or ma'am sa mga seniors nyo. So parang na-apply rin namin sa bahay to pay respect to your parents, be obedient. Parang pa lang yung sport na yan eh, self-mastery sport, ma? Opo. Since it's a martial art po, maraming values din na natutunan namin. Not just skills na sumisipa kayo. Kasi you also learn discipline, self-confidence, self-control. Especially for student athletes, time management. Ganyan po. Anong... pagkakaiba nung maging taekwondo practitioner ka at saka hindi ka pa taekwondo practitioner nung naramdam mong magiging taekwondo player ka? Siyempre, katulad ng mga ibang mga kabataan, pag walang sport kasi usually gimmick, ganyan. Eh kami hindi namin naranasan masyado yung mga gumigimmick kami palagi. Kasi after school may training, kahit Friday may training sa gabi, minsan yayain ka ng friends mo, uy! Ano, gimmick tayo, huwag ka na mag-training. Ay, may training ako, hindi pwede. So, parang sacrifice na rin, discipline nga, yung mga values nga na matututunan mo. Kasi yun nga din nagustuhan ng parents namin. Kaya kami, supportado talaga kami ng parents namin. Yun yung nagustuhan nila sa sports. Napakagandang pakinggan. May kabataan tayong nananalo ng hindi lamang medalya, kundi yung panalo sa kanilang sarili. Yung mga kakulangan na disiplina ng ating kabataan, kuminsan, ay tinatalo nila, ay itagumpay nila. Dahil sila ay merong gustong gawin para sa sarili, para sa bayan, para sa magulang. Kaya naiba. They were made of champion caliber. Maaring taekwondo ang pangalan nito, maaring basketball, maaring ballet dancing. Ngunit yung winner mentality. You are a better person, a stronger character, and perhaps more caring. At naramdaman ko, yung coach ninyo, parang ama ang tingin ninyo sa kanya. Yung mga nanay ninyo, una niyong tinawagan. You know that you had to mold and shape yourself to be better individuals. And because of that, you become model citizens. And this gold does not belong to you. It belongs to all of us. Yes. We're very proud of you. And we had more of you, ba? Itong bayan natin eh, talagang tatanghalin. Katulad ito, natanghal kayo ng bayan natin ngayon. Maraming salamat, and I hope that many more of our children, seeing what they have achieved, these young ladies, will take onto the road where they brought us joy, gold, and later on wealth. Maraming salamat, thank you very much.